Magandang araw, Davao de Oro. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Himpilang Panghimpapawid, ang 88.5 Z Radio. Muli, ako si Teacher Lilibet Argupor mula sa Nitapan Elementary School, ang inyong lingkod kaalaman sa araw na ito. At syempre, narito ang aking kasama sa talakayang ito, si Teacher Glenda. Hello, kumusta? Kumusta kayong lahat? Isang pagpalang araw ang bati ko sa inyo. Welcome po sa ating pagbabalik sa panghimpapawid na pag-aaral sa Filipino dito sa ating programang Radio de Escuela. Muli, ako si Teacher Glenda mula sa Mapawa Central Elementary School, Maragusan East District, ang iyong lingkod sa araw na ito. Sa araw na ito ay ibabahagi namin sa inyo ang ikalawang aralin sa Quarter 2, Module 2 sa Filipino 1. Kaya bago ang lahat, ay ihanda muna natin ang ating mga sarili para sa ating pag-aaral sa umagang ito. Kaya pakinggan ninyo ang ilan sa mga mahalagang tagubilin para maging makabuluhan ang ating talakayan sa umagang ito. Para sa ating mga mag-aaral, kasama ang kani-kanilang mga gabay sa aralin ito, narapat na sundin at gawin ninyo ang ilang mga tagubilin bago pa man din at habang nagkakaroon tayo ng talakayan. Una, ihanda ang mga kagamitan sa pag-aaral tulad ng self-learning module sa Filipino at lapis na pangsulat. Pangalawa, pumuwisto sa isang maayos, tahimik at komportabing lugar sa loob ng iyong tahanan. Pangatlo, siguraduhin na sa katamtamang lakas ang volume ng iyong radyo upang maayos ang inyong pakikinig. Pang-apat, makinig, unawain at gawin ang mga nakaatas na mga activities sa loob ng aralin. Pang-lima, maging masaya para bukas ang isipan sa pagkatuto. O mga bata, nagawa na ba ninyo ang mga tagubilin? Kung gayon, tara na, magklase na kita! O ano mga bata, handa na ba kayo? Magaling! Mga bata, naalala pa ba ninyo ang napag-aralan natin sa Module 1? Tama, napag-aralan natin sa Module 1 ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma, tula, at tekstong pang-impormasyon. O ano, nakagawa na ba kayo ng inyong takdang aralin? Ang paggawa ng maikling tula? Sige nga, basahin nga ninyo ang inyong nabuong tula. Ang husay, sadyang ang galing ninyo mga bata. Ang galing-galing ninyo mga bata. Talagang nauunawaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Ngayon, dumako tayo sa ating module. Tingnan ninyo ang harapang bahagi nito. Ano ang pamagat nito? Tama! Ang nakasulat sa harapang bahagi ng inyong module ay Filipino, ikalawang markahan, module 2, pagtatanong tungkol sa isang larawan. Ibig sabihin, napapaloob sa module na ito ang mga aralin tungkol sa pagtatanong batay sa larawang inilalahan. Kaya pagkatapos ng mga gawain sa module na ito, ikaw ay inaasahang una, makapagtanong tungkol sa isang larawan. Pangalawa, nagagamit sa pagtatanong ang mga salitang sino, saan, kailan, ilan, at paano. Ngayon mga bata, gawin natin ang bahaging ito, ang subukin. Babasahin ko sa inyo ang mga tanong sa bawat bilang. Buksan ang ikalawa hanggang ikatlong pahina ng inyong module. Alamin kung aling larawan ang angkop dito. Isulat ang letra ng sagot bago ang bilang. Uhanda na ba kayo? Narito ang mga larawan. A, B, C, D, E. At ito naman ang mga tanong. Unang bilang, sino ang nagdidilig ng halaman?
Pangalawa, kailan ang kaarawan ni Josefa? Pangatlo, saan papunta ang pamilya ni Sara? Pang-apat, ilan ang itlog ng ibon? Pang-lima, paano mo aalagaan ang mga manok? Tingnan natin kung nasagot ninyo ng tama. Babasahin ko muli ang mga tanong. Una, sino ang nagdidilig ng halaman? Ang tamang sagot ay letrang E. Pangalawa, kailan ang kaarawan ni Josefa? Kung ang sagot ninyo ay letrang D, ito ay tama. Pangatlo, saan papunta ang pamilya ni Sara? Magaling! Ang sagot, letrang A. Pang-apat, ilan ang itlog ng manok? Kung ang sagot ninyo ay letrang B, ito ay tama. Pang-lima, paano mo aalagaan ang mga manok? Tumpak, ito ay letrang C. Kumusta mga bata? Kumusta ang iyong naunang gawain? Nagawa mo bang magtanong tungkol sa mga larawang inilalahan? Kung nakapagtatanong ka, ay ang husay mo! Kung hindi, huwag mag-alala dahil ipagpatuloy pa natin ang ating pag-aaral sa araling ito. Kaya buksan ang inyong mga module sa pahina 3 ang may titulong Balikan. Sa puntong ito, tayo ang bubuo ng mga tanong tungkol sa larawan. Narito ang mga pattern sa pagbubuo natin ng mga tanong. Batay sa larawan. Ngayon, tingnan ang bawat pattern. Punan natin ang angkop na pahayag tungkol sa larawan upang mabuo ang bawat tanong gamit ang sino, saan, ano, kailan at paano. Narito ang pattern mga bata. Sino ang? Saan nagwawalis? Ano ang ginagamit? Kailan naglilinis? Ilan ang mga? Paano nila nililinis? Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang masagot ang mga tanong na ito. Kumusta mga bata? Nagbabalik tayo. Narito ang mga katanungan na nabubuo natin batay sa larawan. Sige, sabayan ninyo ako mga bata at babasahin natin ang mga nabubuo nating tanong tungkol sa larawan. Narito ang mga tanong. Sino ang nasa larawan?
saan nagwawalis ang mga bata? Ano ang ginagamit nila sa paglilinis? Kailan naglilinis ang mga bata? Ilan ang mga walis na ginagamit nila? Paano nila nililinis ang bakuran? Mga bata, napapansin ba ninyo ang mga unang salita na ginagamit natin sa bawat tanong? Oo, tama. Ang mga salitang ito ay siyang ginagamit natin sa pagtatanong. At ito ay nagpapahiwatig kung paano sasagutin ang bawat tanong. Ang mga ito ay tumutugon kung paano natin ito sasagutin. Narito ang mga gamit ng bawat salitang pantanong. Tandaan natin mga bata, ang gamit ng bawat isa. Ang ano ay sumasagot tungkol sa bagay. Ang salitang sino ay sumasagot tungkol sa tao. Saan, ito ay sumasagot tungkol sa lugar. Ang tanong na kailan ay sumasagot tungkol sa panahon. Ang ilan ay sumasagot tungkol sa bilang. At ang tanong na paano ay sumasagot tungkol sa paraan. Tandaan natin mabuting mga bata na mga salitang ito ay siyang ginagamit natin sa unahan ng ating pagtatanong. At ito ay sumasagot o tumutugon sa akmang sitwasyon. Hello mga bata! Kumusta ang inyong activity? Ang husay ninyo? Nagawa ninyong bumuo ng mga tanong tungkol sa larawang inyong nakikita. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa ika-apat na pahina ng inyong module na may titulong Tuklasin. The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Nakita na ba ninyo ang larawan ng batang nagdiriwang ng kaarawan? O sige, makinig ng mabuti at babasahin ko ang kwento ni Pepe. At pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan. Si Pepe ay nagdiwang ng kanyang ika-anim na taong gulang sa kanilang tahanan noong Oktobre taong 2020. Masaya ang mga bisita sa magarbong handaan. Narito ang mga pattern sa mga tanong na mabubuo natin base sa larawan. Sino ang, kailan ang, ilan, ano ang, paano, at saan? Unang tanong, sino ang batang nagdiriwang ng kaarawan? Pangalawa, kailan ang kaarawan ni Pepe? Pangatlo, ilang taong gulang na si Pepe? Pang-apat, ano ang okasyon noong Oktobre 2020? Pang-lima, paano ipinagdiwang ang kaarawan ni Pepe? Pang-anim, saan ipinagdiwang ang kaarawan ni Pepe? Sagutin na natin ang mga katanungan. Sino ang batang nagdiriwang ng kaarawan? Tama, si Pepe ang batang nagdiriwang ng kaarawan. Pangalawa, kailan ang kaarawan ni Pepe? Tama, noong Oktobre 2020. Pangatlo, ilang taong gulang na si Pepe? Tama, siya ay 6 na taong gulang.
Ang apat, ano ang okasyon noong October 2020? Tama, ito ay kaarawan ni Pepe. Panglima, paano ipinagdiwang ang kaarawan ni Pepe? Ito ay ipinagdiriwang sa magarbong handaan. Pang-anim, saan ipinagdiwang ang kaarawan ni Pepe? Sa kanilang tahanan. Ito ang mga salitang ginagamit natin sa mga pagtatanong. Una, ano? Ito ay sumasagot tungkol sa bagay. Sino? Ito ay sumasagot tungkol sa tao. Saan? Ito ay sumasagot tungkol sa lugar. Kailan? Ito ay sumasagot tungkol sa panahon. Ilan? Ito ay sumasagot tungkol sa bilang. At paano? Ito ay sumasagot tungkol sa paraan. Tandaan na ang mga salitang ito ay tumutugon sa angkop na kasagutan. O, kumusta mga bata? Sa pondong ito, ay suriin natin ang iyong kakayahan sa paggamit ng mga salita sa pagtatanong at pagbibigay tugon ayon sa gamit ng bawat salita. Pakinggan ninyo ang kwentong aking ilalahad. Kilalanin ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong at ang gamit ng bawat isa. Bigyan ng pasalitang kasagutan ang mga sumusunod na katanungan mula sa kwentong Ang Mahiwagang Kaldero. Mga bata, sabayanin niyo ako at babasahin natin ang kwento. Tapos gagawa tayo ng tanong gamit ang pattern na natutunan ninyo. Narito ang kwento, Ang Mahiwagang Kaldero. Sinulat ni Irene B. Guhit ni Raisa M. Sabado ng umaga, pumunta si nanay sa palengke. Bumili siya ng isang maliit na kaldero. Araw-araw, ginagamit ito sa pagluluto ng ulam at iba pang pagkain. Habang nagluluto, parang umingiti at sumasayaw ito lalo pag kumukulo na ang niluluto nitong pagkain. Masarap din ang lasa ng pagkain kapag ginagamit ito ni nanay sa pagluluto. Kumusta mga bata? Narito ang mga nabubuo natin mga tanong tungkol sa larawan. Sige, sabay-sabay natin babasahin ang bawat tanong. Una, ano ang pamagat sa kwento? Ano ang pamagat sa kwento? Anong unang salita ang ginagamit natin sa pagtatanong? Ito ay salitang ano. Pangalawa, sino ang bumili ng kaldero? Sino ang bumili ng kaldero? Anong salita ang ginagamit natin sa unahan ng pagtatanong sa pangalawang tanong? Tama, ito ay salitang sino. Pangatlo, kailan pumunta si nanay sa palengke? Kailan pumunta si nanay sa palengke? Anong salita ang nasa unahan ng ating tanong? Tama, ito ay salitang kailan. Pang-apat, ilan ang binili ni nanay na kaldero? Ilan ang binili ni nanay na kaldero? Anong salita ang ginagamit natin sa unahan ng ating pagtatanong sa ika-apat na tanong? Very good, ito ay salitang ilan. Panghuli, bilang lima. Paano niluluto ng kaldero ang mga pagkain? Paano niluluto ng kaldero ang mga pagkain? Anong salita ang ginagamit natin sa pagtatanong sa panglimang tanong? Tama, ito ay ang salitang paano. Ngayon subukin natin bigyan ng pasalitang kasagutan ang bawat tanong. Bigyan pansin ninyo ang mga salitang ginagamit sa unahan ng bawat tanong. Tingnan ang mga talaan ng mga tanong. Ito ay binubuo ng apat na kulong. Ang unang kulong nito ay ang tanong. Ay kalawang kulong, ito ay ano ang unang salita sa tanong. At ang pangatlong kulong ay ang sagot. At ang kaapat na kulong ay uri ng sagot. Ngayon susuriin natin ang bawat tanong na nagbubuo nating mga bata. Bigyang pansin natin kung paano nasasagot ang bawat tanong gamit ang pattern
na inalalahads sa talaan. Tingnan natin. Una, ano ang pamagat sa kwentong ito? Ano ang unang salita sa tanong? Ito ay salitang ano? Ang sagot, mahiwagang kaldero. Uri ng sagot, ito ay bagay. Ibig sabihin, ang ano ay sumutugon o sumasagot sa tanong tungkol sa isang bagay. Pangalawa, sino ang bumili ng kaldero? Ano ang unang salita sa tanong? Sa pangalawang tanong, tama. Ito ay sino? Ano ang sagot? Si nanay. Uri ng sagot, tao. So ibig sabihin, sino ang bumili ng kaldero? Sino ay tumutugon o sumasagot sa tanong tungkol sa tao? Dahil si nanay ay isang tao. Pangatlo, kailan pumunta si nanay sa palengke? Ano ang unang salita sa tanong? Tama, kailan? Ano ang sagot? Sabado ng umaga. Uri ng sagot, ito ay panahon. Sa makatuwid, ang salitang kailan ay sumasagot sa tanong ng panahon. Kailan pumunta si nanay sa palengke? Si nanay ay pumunta sa palengke Sabado ng umaga. So Sabado ng umaga, ito ay isang kapanahonan. Kaya ang salitang kailan ay sumasagot tungkol sa panahon. Pang-apat, ilan ang binili ni nanay na kaldero? Ilan ang binili ni nanay na kaldero? Tingnan natin ang talaan. Ano ang unang salita sa tanong? Tama, ito ay salitang ilan. Ano ang sagot? Isang maliit na kaldero. Ano ang isang maliit na kaldero? Anong uri ito ng sagot? Ito ay bilang. So ibig sabihin, ang salitang ilan ay sumasagot sa bilang. Panghuli ang ating panglimang katanungan. Paano niluluto ng kaldero ang mga pagkain? Ano ang unang salita sa tanong? Very good! Ito ay salitang paano. Ano ang sagot? Ngumingiti at sumasayaw. Uri ng sagot, ito ay paraan. Ibig sabihin, ang salitang paano ay sumasagot kung paano isinasagawa ang isang kilos. So mga bata, nauunawaan ba ninyo ang gamit ng bawat salita na siyang ginagamit natin sa pagtatanong? Ang galing mga bata, palakpakan natin ang inyong mga sarili. Mga bata, huwag kayong aalis dahil magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. The Radyo Z Eskwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Arkikons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Maze Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Kumusta ang inyong activity mga bata? Ang husay ninyo? Nakabubuo kayo ng mga katanungan batay sa isang larawan. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon, pagyamanin natin ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo para sa susunod nating gawain? Magaling! Kung gayon, sabay nating buklatin ang inyong module sa 9 na pahina. O mga bata, nabuksan na ba ninyo ang nasabing pahina? Pagtuunan ninyo ng pansin ang mga salitang ginagamit sa simula ng pagtatanong.
ano-ano ang mga salitang ito. Tama, ito ay ang mga salitang sino, ilan, saan, kailan, at paano. Ngayon, gagawa tayo ng mga katanungan gamit ang mga salitang ito batay sa larawan. Tingnan ang larawan. Ano-ano ang mga tanong na pwede nating mabuo tungkol sa larawan? Sige nga, gawin ninyo mga bata. Narito ang pattern. Puna ninyo ng angkop na salita upang mabuo ang bawat tanong. Una, sino ang? Pangalawa, ilan ang? Pangatlo, saan? Pangapat, kailan? Panglima, paano? Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para masagutan ninyo ang mga tanong. Ngayon, narito ang nabubuo nating mga tanong mula sa kwento, mga bata. Sino ang namimitas ng mga mangga? Pangalawa, ilan ang mga bunga ng mangga? Pangatlo, saan inilalagay ang napipitas na mga mangga? Pangapat, kailan pipitasin ang mga mangga? Panglima, paano pinipitas ang mga mangga? Tandaan, gumagamit tayo ng mga salita upang simulan ang ating mga tanong gaya ng sino? Ito ay ginagamit kung nais magtanong tungkol sa tao. Saan? Ito ay ginagamit kung nais malaman ang isang lugar. Kailan? Ginagamit kung nais malaman ang oras ng isang pangyayari. Ilan? Ito ay ginagamit kung nais malaman ang bilang ng tao, bagay, o hayop. At paano? Ito ay ginagamit kung nais magtanong tungkol sa paraan ng paggawa ng isang bagay. Sadyang napakahusay ninyo. Nagawa ninyo ang bawat activity. Ang galing ninyo mga bata. Ngayon, isagawa natin ang pasalitang pagbubuo ng mga katanungan gamit ang sino, saan, kailan, ilan, at paano batay sa larawang isasalaysay ko sa inyo. Pakinggan mabuti ang kwentong larawang ng mga bata. Handa na ba kayo? Sige, tara na. Tara na, simulan na natin. Tingnan ang larawan. Mula sa larawang ito ay bubuo tayo ng mga katanungan gamit ang sino, ilan, saan, kailan, at paano. Para makabuo tayo ng mga tanong, pakinggan ninyong mabuti ang kwento tungkol sa larawang ito. Sabado ng umaga, nagpunta si Nanita at Nilo sa bukid upang tulungan ang kanilang ina sa pamimitas ng mga gulay. Masayang-masaya sila. Dahil malalaki na ang tanim nilang sitaw, kamatis at talong. Maingat nilang pinipitas ang mga gulay upang hindi ito masira at manatiling sariwa. Nakuha ba ninyo ang kwento mga bata? Uulitin ko. Pakinggan ninyong mabuti mga bata ha.
Sabado ng umaga, nagpunta si Nanita at Nilo sa bukid upang tulungan ang kanilang ina sa pamimitas ng mga gulay. Masayang-masaya sila dahil malalaki na ang tanim nilang sitaw, kamatis at talong. Maingat nilang pinipitas ang mga gulay upang hindi ito masira at manatiling sariwa. Ngayon, kaya mo bang bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang sino, kailan, ilan at paano? Gawin ninyo ito mga bata, bubuo tayo ng mga tanong tungkol sa larawan gamit ang pattern. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang buuhin ang mga tanong. Kumusta mga bata? Nagawa mo ba ang pagbuo ng mga tanong gamit ang pattern? Ang galing! Tignan natin ang nagawa ninyo. Narito ang mga katanungan na nabubuo natin mula sa larawan. Gamit ang pattern. Una, sino ang mga bata sa kwento? Sino ang mga bata sa kwento? Pangalawa, ilan ang mga halamang gulay na tanim nila? Ilan ang mga halamang gulay na tanim nila? Pangatlo, saan nagpunta si Lanita at Nilo? Saan nagpunta si Lanita at Nilo? Pang-apat, kailan sila nagpunta sa bukid? Kailan sila nagpunta sa bukid? Pang-lima, paano nila pinipitas ang mga gulay? Paano nila pinipitas ang mga gulay? Bigyan pansin natin mga bata ang mga salitang ginagamit sa bawat tanong. Ito ay sino, ilan, kailan, saan at paano. Ngayon mga bata, dumako tayo sa isa na naman gawain ang tayahin na nasa 12th pahina ng inyong module. Mga bata, narito ang larawan. Subukan mong bumuo ng mga katanungan gamit ang pattern. Ito ang pattern na ating gagamitin sa pagbuo ng mga katanungan. Sino ang? Ilan ang? Saan? Kailan? At paano? Narito ang mga tanong na nabuo natin gamit ang pattern. Batay sa larawan. Sino ang naglalaro? Ilan ang mga batang naglalaro? Saan naglalaro ang mga bata? Kailan naglalaro ang mga bata? At paano naglalaro ang mga bata? Ano-anong mga salita ang ginagamit sa pagtatanong? Una, sino ang naglalaro? Sino? Ito ang unang salitang ginagamit sa pagtatanong. Ilan ang mga batang naglalaro? Anong salita ang ginagamit? Ito ay ilan. Pangatlo, saan naglalaro ang mga bata? Tama, saan ang salitang ginagamit natin sa pagtatanong? Pang-apat, kailan naglalaro ang mga bata? Anong salita ang ginagamit sa unahan? Ito ay ang salitang kailan. Panglima, paano naglalaro ang mga bata?
paano ang unang ginagamit na salita tungkol sa pagtatanong? Ang husay ninyo mga bata, natapos na natin ang buong aralin sa inyong ikalawang module. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ngayon, magtatanong ako sa inyo. Ano ang napag-aralan natin ngayon? Tama, ito ay tungkol sa nakapagtanong tungkol sa isang larawan. Gamit ang mga salitang ano, sino, saan, kailan, at paano. Kaya tandaan natin mga bata na sa pagtatanong, gumagamit tayo ng mga salita upang simulan ang tanong. Ito ang mga salitang sino. Kung saan ito ay ginagamit kung nais magtanong tungkol sa tao. Saan ito ay ginagamit kung nais nating malaman ang isang lugar. Ang kailan ay ginagamit kung nais malaman ang oras ng isang pangyayari. Ang ilan, ito ay ginagamit kung nais malaman ang bilang ng tao, bagay o hayop. At ang paano ay ginagamit kung nais magtanong tungkol sa paraan ng paggawa ng isang bagay. Congrats mga bata! Sadyang napakabilis ninyong matuto. Lahat ng mga gawain ay nagawa ninyong sagutin. At para sa pagpapalago ng inyong kaalaman, mayroon kayong karagdagang gawain. Sumulat ng 5 tanong tungkol sa mga nakikita sa paligid. At ibabahagi ninyo ito sa susunod nating talakayan. Okay ba mga bata? Ang galing! Sa puntong ito, kami ay pansamantalang magpapaalam sa inyo mga bata. Sana may natutunan kayo at mananatili sa inyong isipan ang mga aralin ibinabahagi namin sa inyo. Sa ating mga nakakasama sa talakayan ngayon bilang mga gabay sa pagkatuto ng ating mga kabataan, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako si Teacher Glenda, ang inyong lingkod kaalaman sa Filipino 1. At ako si Teacher Lilibet, ang inyong lingkod kaalaman na nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa ating school program on air, ang Radio Si Eskwela. Dito sa nag-iisang paaralang panghimpapawid, sa Divisyon ng Davao de Oro. Sa pagtatapos natin para sa ating mga mag-aaral, ito ang mensaheng pabaon namin sa inyo. Tandaan, ang pag-aaral na may sapat na kaalaman ay susi sa masaganang kinabukasan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Radyo Si Eskwela Executive Committee, the School's Division Superintendent, Yofemia T. Gamutin Sesu 5, Assistant School's Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecinia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Sikinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Fabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangit, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villucino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorelie E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyans. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesho, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco,
Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.